Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-usapan ay tungkol sa ano-ano nga ba yung rason kung bakit tayo ay nade-decline sa ating mga credit card applications. Yan ay ating pag-usapan and if you are ready, let's begin. Ikaw ba ay may credit card application? But unfortunately, nalaman mo ikaw ay reject or denied doon sa ating applications. Ano-ano nga ba yung mga rason kung bakit tayo nare-reject or nade-decline sa pinasahan nating credit card applications? Actually guys, hindi po dinidisclose ni banko kung ano yung rason kung bakit tayo nare-reject sa ating mga applications. Pero itong mga babanggitin ko sa inyo ay isa lamang sa mga rason kung bakit nare-reject yung mga credit card applications natin. Una sa lahat ay insufficient credit history. Once na kulang pang ating mga credit score, kapag tayo ay mag-a-apply ng credit card, mare-reject ang ating applications. Lagi po nating tandaan na kapag tayo ay mag-a-apply ng loan sa mga banko, ay nagba-background checking po sila. It means nag-check din po sila sa other financial institutions kung maganda po ba yung credit history natin with them. So kapag ganun kasi, nagbe-build po tayo ng credit score. Kapag hindi pa enough yung credit score na nakuha natin, ay hindi po talaga tayo makakakuha ng ating credit card. Kaya make sure po natin na kahit maliit lang po yung loan natin sa iba't ibang financial institution, ay maging responsible po tayo para tayo ay magkaroon ng magandang credit score sa kanila. Dahil ito ang magiging basis natin para pag tayo ay nag-apply ng mga credit cards or loan sa iba't ibang bank or financial institution, ay maging maganda rin po ang ating mga credit score. Next one is insufficient income. Once po tayo ay nag-apply for credit card, ay hinihingian po tayo ng mga requirements such as latest ITR, 3-month payslip, certificate of employment. Pero syempre dun sa COE natin ay kailangan naka-indicate po kung magkano po yung annual income natin or yung monthly income natin na nare-receive sa ating company. Dito po kasi nagbe-base ang mga banko sa ating mga income kung approvable po ba tayo sa credit card. At the same time, dito rin po sila nagbe-base kung magkano yung credit card limit na ibibigay po nila sa atin. Once kasi na insufficient or hindi pa kaya ng monthly income natin, ay hindi po talaga nila tayo i-approve. For example po, para dun sa ating basic na credit card, ang inaalaw po nila is at least 15,000 na monthly income. So if ever na nag-apply tayo and hindi natin naabot yung monthly income na required para dun sa card na yun, for example, 13,000 lang yung nare-receive natin monthly income, yun ay magiging rason para hindi po ma-approve ang ating credit card applications. Iba't ibang banko po kasi ay meron silang mga type of credit cards na kung saan ay pataas ng pataas yung mga benefits and features na makikita natin. For example, sa isang specific na bank, meron tayong tinatawag na gold, platinum, tapos may mga black card. Syempre yung mga credit card type po na yun, magbe-base din po doon sa approved limit sa atin. For example, si gold, dapat 75,000 po yung credit limit para tayo ay ma-qualify po sa gold. Pero once na ang pinili natin ay gold doon sa ating applications, hindi pa po kaya ng ating monthly income yung gold na card na yon. For example, si gold ay kailangan at least 25,000 yung magiging monthly income natin para ma-qualify po tayo sa gold. Eh, ang na-earn lang po natin every month is 20,000. So, magiging rason yun para ma-reject po ang ating credit card application. Siyempre, sa monthly income natin, nagbe-base din po talaga ang mga banko para mabigyan po tayo ng credit limit. Next one is unstable employment or business. Siyempre, kapag tayo ay maglo-loan sa iba't ibang financial institution, kailangan tayo ay employed, or kung di naman tayo employed ay meron tayong sariling business. In short, dapat meron tayong
source of fund. Syempre, paano nga naman tayo makakabayad if ever na wala tayong source of fund? So, kailangan stable po ang ating source of fund, ang ating employment, or ang ating business. For example, nag-apply tayo ng credit card, pero hindi ka pa regular dun sa current company mo ngayon. 3 months ka pa lang, so hindi ka pa po regular. If ever na mag-apply ka ng credit card, syempre hindi ka pa nga regular. In the future, hindi po alam ng banko kung ikaw ay mare-regular doon sa pinagtatrabaho mong kumpanya. So, isa yun kasi sa mga kinukonsider ng banko para tayo ay i-approve sa credit card. Kaya minsan doon sa mga credit card applications natin, kung makikita nyo, at least 1 year to 2 years po dapat tayo ay employed doon sa current employer natin, or di naman kaya kung may business po tayo, at least 2 years po na nagra-run yung business natin para mapatunayan na stable na po talaga ang ating source of fund. Minsan din naman po, if ever na meron na po kayong deposit account with the bank and maganda naman po yung deposit standing ninyo and lagi naman pong may laman yung ating savings account, isa din yun sa mga kinukonsider ng bank para tayo ay approve sa credit card applications natin. Next one is loan balances are too high. Katulad ng sinabi ko dun sa pinakauna, once tayo ay nag-apply ng mga credit cards or loans with the other financial institution, ay ba-background check po sila. So, nakikipag-coordinate po yan sa mga other institutions. So, if ever po na makita nila na medyo marami na po kayong credit card, then may marami na rin po kayong balanse, and marami na rin po kayong loans, hindi na po kayang masustain ng inyong monthly income yung mga binabayaran natin, ay isa yon sa mga rason kung bakit hindi tayo i-approve for our credit card applications. Next one is credit card application with missing information or employment verification. So kapag tayo ay nag-apply ng credit card application, usually kasi nag-filled out tayo eh. Hindi natin na-check ng maigi na meron pala tayong mga information na nakakaligtaan fill outan. For example, kung uncheck natin na meron tayong car ownership and dineclare natin na meron, ay kailangan din po nating ilagay kung magkano po yung per month na binabayaran natin para doon sa car loan po natin na yun. In that way, ma-check po ni banko kung sustainable pa ba or kaya pa ba ng monthly income po ninyo na makapagbayad sa ating mga credit card bills. Another example, hindi po natin na-provide yung position natin doon sa current employer natin. Once po kasi na missing po yung mga other information doon sa credit card applications natin, usually naman nag-i-inform po si banko kung ano pa yung mga deficiency natin doon sa ating credit card applications. Pero once na hindi po nila ma-receive after 5 banking days or kung ilang days pa po nila kayo binigyan ng pagkakataon para makapag-submit doon sa deficiency natin at hindi tayo makapag-comply doon sa time frame na ibinigay po ni banko, ay i-re-reject na po nila or i-decline na po nila yung credit card application natin. Mas maganda po na bago tayo magpasa ng ating credit card applications, ay ma-check po muna natin yung mga information na kumpleto yung mga na-fill out na natin. At the same time, kunwari, syempre may mga bank din talaga na nag-employment verification po sila. Nag-check po sila sa employer nyo kung talagang employed po kayo sa company na yon. Or di naman kaya minsan nag-i-email po sila doon sa mismong employer nyo, nag-i-inform na kayo ay may ongoing credit card applications and kailangan lang silang ma-replyan para alam po nila na kayo ay employed doon sa current company po ninyo. Pero once na hindi po nakapag-reply yung employer nyo for the verification, ay isa rin po yun sa mga nagiging rason kung bakit hindi po na-approve ang ating credit card application. Pero may mga times naman kasi na once na nag-apply tayo ng credit card, ay hindi na po sila nag-employment verification. So, depende
pa rin po talaga sa bangko or depende pa rin po talaga doon sa mga iprinovide po nating mga documents and requirements sa kanila during ng ating applications. Next one is late payments. So, nakaka-apekto din po ang ating mga late payments if meron na po tayong mga existing loans or existing credit cards. Once kasi na makapag-background checking ang bangko na yun, makipag-coordinate sa iba't ibang financial institutions, ay makikita po nila na meron din po kayong mga late payments. Kino-consider din kasi nila yun. Then, paano kung once na ma-approve ka nila sa credit card? And mangyari din po sa kanila yun na nagkakaroon po kayo ng mga late payments or mga late charges. So, isa din po yun sa factor kung bakit hindi po tayo na-approve for the credit card applications. Pero meron naman pong mga bank kasi na once tayo ay may savings account na sa kanila and maganda yung deposit standing natin. For example, yung mga funds natin ay nandoon and naiimbak lang doon yung mga pera natin and nakita po ni bangko na maganda nga po yung status ng ating deposit sa bangko na yon, ay inoofferan po tayo ng automatic approve ng mga credit card. So kapag ganoon, ini-inform naman po tayo ng bangko natin na tayo ay qualify for that credit card and nasa sa atin na lang kung gusto natin siyang kuwain. So kapag ganoon, once na ini-inform tayo, kailangan lang natin na mag-sign or kung paano yung way nila para ma-approve or pwede tayong tumawag sa customer service hotline po nila para makuha po natin yung credit card na yon. Depende pa rin talaga sa bangko kung paano po yung parameter nila sa pag-check kung tayo ay probable sa ating mga credit card. Pero kung ang katanungan ninyo ay paano naman po pag wala tayong savings account sa bangko na yon, may chances pa rin po ba na ma-approve tayo doon sa ating credit card applications? The answer is yes. May chances pa rin naman po tayong ma-approve ng credit card. So, hindi naman po kasi sila totally nagbe-base doon sa savings account na meron ka sa bangko na yon. Katulad po ng sinabi ko, nagbe-base po sila sa annual incomes or sa monthly income and sa stable po na employment or business na meron po tayo. So, kung kayo ay may mga credit card applications and nare-reject, ay pwede naman po tayong mag-reapply after 6 months. So, try lang ng try until tayo ay ma-approve syempre doon sa pinag-a-applyan nating credit card application. I hope na nakatulong po itong video sa inyo para ma-address ko yung mga iba't ibang questions ninyo tungkol sa rejection or denial ng ating mga credit card application. So, if you have other questions, I feel free to comment down below lang and itatry nating sagutin yan. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. Until to the next vlog, guys. Bye-bye!